Welcome back again to our channel. Bago natin simulan ng ating kwento, ay maaaring pakilike ng ating video, subscribe to our channel, and hit the notification bell for more updates! Ang pagpapatuloy ng ating kwentong Pinamagatang Tempted. Isang puting taxi ang nakatigil sa harapan ng mansyon ng mga magulang ni Brandon. Nasa loob niyon ay si Julia na nagdadalawang isip pa kung bababa ba siya doon o dederecho na sa opisina. Maya-maya pa ay nag-abot na din siya ng bayad sa driver at saka bumaba ng sasakyan. Malapit lang pala tong bahay nila sa amin. Buti naman at makakatipid ako ng pamasahe. Ani Julia sa sarili niya habang naglalakad. Kinuha niya ang cellphone niya para tawagan si Brandon upang kausapin ang mga security guard at makadaan siya sa gate. Makakadaan lang kasi doon ay yung taga doon o kaya may permission ng mga taong nakatira doon. Tatawagan na sana niya si Brandon nang bigla naman itong tumawag sa kanya. At sinagot naman niya iyon. Hello, nasaan ka na? Nasa gate ka na ba ngayon? Opo sir, kakadating ko lang din po dito. Tatawagan ko po sana kayo para makalagpas ako dito. Buti na lang po at saktong tawag ninyo. Okay. Give the phone to them, kakausapin ko sila. Lumapit si Julia sa isang security na nakaupo sa may gate. Habang kinakausap ni Brandon ng security, ay nakatingin lang si Julia. Matapos ang ilang segundo, ay tumayo ito. Good morning, ma'am. You may go in now. Inabot ang cellphone ni Julia at pinagbuksan siya ng pinto. Palingalinga siya sa kanyang paligid at hindi alam kung saan siya pupunta. Hindi na siya nagulat sa laki ng bahay ni na Brandon dahil mas malaki pa doon ang bahay ng papa ni Julia. Isang lalaki na siguro ay nasa 26 years old ang lumapit sa kanya at itinuro kung saan pupunta habang si Brandon naman ay bagong baba pa lang papunta sa sala. Good morning, ma'am. Long time no see. Bati ng lalaki at ibinaba ang hawak niyang timba. Good morning. Bati ni Somiya. Nakatanaw sa kanila si Brandon. Ma'am, naaalala niyo po ba ako? Isa po ako sa mga tauhan niyo dati. Siguro naman po ay kilala niyo ako. Nasa bahay pa po ninyo ako nung dumating kayo. Galing ibang bansa nang mawala ang papa nyo. Ani ng lalaki. I remembered you, the laundryman, right? Nice to meet you po ulit, ma'am. Kamusta nyo na lang po ako sa mama nyo? Pasabi na din po na maraming salamat. Yun po kasing pera na ibinigay niya sa akin noon para umalis lang din sa bahay ninyo. At hindi maiwan sa kamay ng tito nyo ay siya ko pong ginamit sa pagpapatayo ng aking maliit na laundry. Ngayon po ay nagpa-part-time job lang ako dito. Sabi ng lalaki habang may dinudukot sa bulsa. That's good! May mga tauhan ka bang nagtatrabaho doon o ikaw lang mismo? Meron po ma'am, mga tatlo po. Nagpa-part-time po ako dito. Ito nga po pala ma'am. Tawagan nyo lang po ako kung kailangan nyo din po magpa-laundry. Inabot nito sa kanya ang calling card niya. Okay. Siya sige, dederecho muna ako sa loob para kausapin si Brandon. Inilagay niya sa bag niya ang calling card na inabot sa kanya. At sinamahan siya ng lalaki papunta sa may pinto ng bahay sabay alis ng lalaki. Binuksan ni Julia iyon. Pagbukas ni Julia ng pinto ay bumungad sa kanya ang ama ni Brandon
na nakaupo sa salas habang humihigop ng kape at nanunood ng balita. Pababa naman ang hagdan ng ina ni Brandon galing sa kwarto ni Yon. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Nakatayong bati nito sa dalawa. Good morning, lady. You must be Brandon's personal assistant na iniintay niya kanina pa? Ang ama ni Brandon ay mabait at palabiro kaya dun din niya iyon na mana. Oo, siya nga. Pero bakit dito ka nagpunta? Di ba dapat sa opisina? Ani ng ina ni Brandon habang umuupo sa katabi ng asawa. Hindi naman sa nagiging harsh ang mama ni Brandon, sinisigurado lang niyang huwag itong mawala ng focus. Dahil kay Julia, ang gusto niyang mapangasawa ng kanyang anak ay si Kate. Ako ang nagsabi sa kanyang dito na siya pumunta tuwing umaga para sabay na kaming papasok. Siya na din ang aking house and office assistant dahil hindi naman ako palaging nasa office. Anong ibig mong sabihin? Yung dati mo namang personal assistant ay hindi pumupunta dito ah. Pasigaw na sabi ng ina niya. Hayaan mo na. Nagkakaganyan ka lang kasi maganda itong bagong personal assistant niya. Wala ka bang tiwala sa anak mo? Ani ng ama ni Brandon habang pinipispis ang braso ng asawa. That's it pa. Siya aalis na po kami at baka mamaya ay malate pa kami. Lumabas na ang dalawa ng bahay at tumakbo naman sa kanila papalapit ang laundryman. Paalis na po kayo, ma'am. Ingat po kayo. Sige, salamat. See you again. Ani Julia sa mahinahong boses. Nakatingin sa kanila si Brandon nang pagbuksan na iyon ang pinto ng driver. At saka sila pumasok sa loob. Pagpasok ng driver ay pinaandar na niyon ang sasakyan. Hindi maalam man ni Julia kung ano kayang mararamdaman dahil sa mga sinabi ni Roxanne. Magkakilala ba kayo ng laundryman? Nakita ko kasi kung paano siya tumakbo palapit sa'yo at kung paano kaniya kausapin. Hindi ko po siya kilala, sir. Lumapit lang po siya para ibigay sa akin ang kanyang calling card. Ani Julia nang biglang kinabahan. Bakit ganun? Kung paano siya tumakbo papalapit sa'yo? Parang matagal na kayong magkakilala. Hindi po, sir. Oo nga pala po. Natapos ko na ang mga assignments na ibinigay mo sa akin. Nai-email ko na yun sa inyo. I have seen it. Bagay sa'yo ang suot mo ngayon. Siguro ay nakilala ni Mama ang damit na suot mo kaya ganun na lang ang reaksyon niya kanina. Salamat po, sir. Baka nga po. Sagot ni Julia at tumingin na siya sa cellphone niya. Nasa sala si Roxanne suot ang isang magandang dress. Umiinom siya ng wine habang kumakain ng steak na niluto ng chef nila. Wala itong trabaho simula nang bumalik siya sa Pilipinas mula sa California. Kundi magbasa, manood ng movies, kumain, matulog at mag-shopping. Pinauwi lang siya ng magulang niya para ipakasal kay Brandon. Kinuha niya ang librong kanyang binabasa kahapon para ituloy iyon nang pumasok ang kanyang ama. Hi, my beautiful daughter. Anong ginagawa mo? Tanong ng ama habang umuupo sa isang upuan. Ayos naman po ako, Dad. Kayo po. Gusto sana kitang kausapin. Ah, ganun po ba? Okay lang. Ibinaba niya ang kanyang binabasa sa lamesa. Ang ibig sabihin ko lang naman ay anak, siguro dapat magtrabaho ka na. Bumalik ka na sa kumpanya and
take over my position as the CEO. O kaya entrepreneur, dating trabaho mo nung nasa California ka. Hindi ganyang nakaupo ka lang lagi. Isang taon na din anak ang nakalipas nang bumalik ka dito. Saka na dad. Malapit na kayong ikasal ni Brandon. Hindi naman siguro papayag yun na manirahan kayo sa California. Ipagbenta mo na yun at magsimula ka na ng bago dito. Alam ko naman dad, hindi pa lang ako ready. Excuse me po ma'am, may tumatawag po sa inyo kanina pa po. Sabi ng isang katulong. Give me a few minutes dad, mamaya natin ituloy ang pinag-uusapan natin. Dali-daling umakyat si Kate papunta sa kwarto niya. Pagpasok niya ay inilock niya ang pinto saka umupo sa kama. Sinagot niya ang tawag at iyon ay isang international number. Hello? I left my phone in my room. Inabot lang sa akin ang katulong ngayon. Ani ng kausap. Hello? I left my phone in my room. Inabot lang sa akin ang katulong ngayon. Ani sa kausap. Okay, napatawag lang ako kasi baka makalimutan ko na ang kasal mo ay sa first week of January next year. So ang plano ay mga 2nd or 3rd ng January? There's nothing that can change it. Sa first week of January ang kasal at ang plano ay sa 2nd or 3rd. Huminga si Kate ng malalim para makapagsalita ang kausap. Sa sobrang hina ng pag-uusap, ay kahit may tao sa labas ng pinto ay hindi iyon maririnig. Okay, that's great. Okay, bye. Pinatay na ni Kate ang tawag at lumabas ng pinto. Matapos ang meeting, ay sabay bumalik ng kumpanya si Brandon and Julia. You really do a great job sa paggawa ng assignment na ibinigay ko sa iyo. Yun ang naging dahilan kaya nakuha natin ang kontrata. Masayang sabi ni Brandon habang nakatingin kay Julia. Thank you din po, sir. Nakangiting sabi ni Julia. Tara na, let's go and have a lunch together. Huwag kang tatanggi. Okay, sir. Nahihiyang sagot ni Julia. Kinausap naman ni Brandon ang driver at sinabing doon na dederecho sa katabing resto ng kanilang kumpanya. Sabay silang pumasok na dalawa sa resto. Ipinaghila ni Brandon ang silyang uupuan si Julia at umupo naman siya doon. Pati si Brandon ay naghila ng kanyang upuan para umupo na din. Umorder si Brandon pagkatapos niyang tanungin si Julia kung ano ang gusto nito. Nang makaalis ang babaeng kumuha ng order, ay isang lalaki ang lumapit sa kanila. At iyon ay isang reporter. Good afternoon po, sir. I won't take much of your time. Can you tell me kung sino po siya? Nakita ko po kayo sa isang shop together. At sa pagkakaalam po namin na mayroon po kayong fiancé? Ikaw lang bang mag-isa dito? Tanong ni Brandon sa lalaking reporter. Yes po, ako lang po. She's just my personal assistant. Tingnan mo ang tag niya. At saka, ayokong makakalabas to ha. Kumuha siya ng pera sa kanyang wallet at inabot sa lalaking kausap. Okay, sir. Bye, sir. Sabi ng lalaki sabay labas ng restaurant. Napailing na lang si Brandon. Sino kaya ang kausap ni Kate sa cellphone niya? Ano kaya ang pinaplano nila? Para sa mga susunod pang kaganapan, maaaring pakilike ng ating video, pindutin ang subscribe button, ganun na rin ang notification bell for more updates!